Asian Fuckboy 2.0. Ako nga pala nagpatibok ng puso ni Mod. Kababata ko siya. Tapos class na class niya pala ako noon pa. Hanggang ngayon. What's up mga kapre, for today's video ay lalantad na namin kung sino ang napapatibok ng puso ni Modra Bell. Walang iba kundi si Asian Fuckboy 2.0. Ako nga pala ang nagpatibok ng puso ni... Siya yung si father namin, tapos ngayon, ikikwento ni Mudra kung paano sila nagkakilala. Aww. Kababata ko siya, tapos class na class niya pala ako noon pa. Hanggang ngayon. Diba? Aww. Crush na crush kita. Nung high school pa ako, nanligaw siya sa akin. Tapos after isang buwan, sinagot ko siya. First love ko talaga siya. First love? Oo. Tapos kaso lang, naisipan kong magpunta ng Maynila. Naging LDR kami. O, sulatan pa noon, kaya nagkalabuan kami. Oo. Wala na kaming komunikasyon. Oo, ba't na kayo nagkahiwalay? LDR nga. LDR? Oo, LDR. Hirap kasi. Pero siyang puppy love ko noon. Isip bata pa ako noon. Wala pang seryosuhan na ano ba na relasyon talaga. Tapos nagkita kami ng papa mo, nanligaw siya sa akin, yung sinagot ko. Kaya naging nabuo kayo ng mga anak namin. Tapos hanggang sa dumating ang panahon na nagloko yung ano mo, papa mo. Nagloko si papa. Nagloko, pinalit niya ako sa iba. Umuwi ako dito ng ano, probinsya namin para makapagmubuo ako, para yung mga sakit mawala. Hindi ko naman inakala talaga nag-antay pala siya. Nandito siya sa akin. Yung nalaman ko na umuwi na siya, niligawan siya ulit. Kasi siya ang laman pa rin ng puso ko. Di ba ma, sa papunta mo dito, parang namupon ka? Ba't mo parang nabigyan si uncle ng chance na ligawan ka ulit? Hindi naman ko talaga siya in-entertain ng una pa kasi naisip ko may mga anak ako na babae, yung ate mo, kayo, baka kung anong mangyari. Pero hanggang sa naawa talaga ako pa sa kanya kasi sinabi niya baka talaga kami ang forever. Naniniwala talaga daw siya sa destiny. Naniniwala na ako sa forever. Naisip ko rin, bakit hindi ko bigyan ng chance yung puso ko? Nabigyan siya ng pagkakataon kasi ako ang may kasalanan sa kanya, di ba? Ako ang nagkasalanan. Iwan ko sa inyo. Pumunta kasi ako ng Maynila, tapos siniwalayan ko siya nang wala man lang siyang kasalanan. Di ba sinabi mo na inantay mo talaga ako? Oo, inantay kita kasi mahal na mahal kita. Ako pa rin ang nais ko, namang tama ng puso ko. Bakit uncle sa dami-dami ng babae, ba't si Mudra yung napili mo, ikaw binata, si mama, ang dami ng mga anak, kagaya naman, matatanda na. O ba't ba si mama talaga yung napili mo? Kasi siya ang first love ko. At gusto ko sa bandang huli, siya ang kahabang buhay ko. Anong mensahe mo para ka uncle ma? Ano, thank you so much na hanggang ngayon pala talagang inantay mo ako na tayo pala sa bandang huli at saka thank you kasi super mabait ka kahit nagbunga nga ako, hindi mo ako talaga pinapansin. Did mo lang yung bunganga ko at pagmamahal sa mga anak ko. Hindi ko talagang inaasahan na darating ka sa buhay ko na inantay mo ako. At saka tayo talaga pala ang maging forever. Wala na ako sa forever. At sana hindi ka magbago yung kabaitan mo sa amin.